hindi na lang sunog ang nirerespondihan ng mga bombero, to the rescue na rin sila sa mga ospital. Higit 16,000 health workers na ang nagpositibo sa COVID-19 mula ng Marso 2020. Higit 80 dito ang namatay. We were asked if we could help hospitals, no, kasi requests for medical personnel have been pouring in the Department of Health. Sa 30,000 na bombero ng BFP, may 5,048 na lisensyadong nurses na naka-assign sa administration, operation at medical units. Nitong May 18, nag-deploy na ang BFP ng 63 firefighter nurses sa 12 NCR hospitals na pinili ng DOH. Isa sa kanila si Senior Fire Officer 1 Donna Villanueva. Sa BFP, kasama siya sa mga responders na nag-aapula ng sunog. Ngayon, natoka siya sa Las Piñas Doctors Hospital kung saan nakaatang sa kanya ang responsibilidad ng isang full-time nurse. Naka-deploy po kami ngayon sa COVID ward, isolation rooms, and then emergency room. Nandun po yung takot. Ang sunog po is nakikita lang po. Ngayon, hindi nyo po alam kung uuwi po kayo na meron din po kayong daladalang virus. Ang lagi ka lang pong iniisip, it is a good opportunity din po na tumulong. Hindi lang po bilang as bombero, pero at the same time, pwede ko din pong gamitin yung course ko as a nurse para makatulong din po, lalo na po sa ating mga medical frontliner. Ayon sa BFP, alinsunod sa Bayanihan Act, makakatanggap ng hazard pay ang mga bumpero na natoka sa mga ospital. Doble ingat po tayo dahil kung patuloy ang pagtaas ng COVID cases, kahit anong pagpupuno, hindi na magiging sapat ang ating mga health workers. Pam Castro po, Hatidong Mukha ng Balita.